kayo pumunta dito para sa akin. So ang well, ang hakbang ng maisog started when I went home to the Philippines and I met FBRRD during a private dinner that he hosted. Ngayon, you know, I thought parang biro-biro lang when they were saying na, oh, gusto mo bang mag-start ng maisog sa Canada? So ako naman, sabi ko, sure. Hindi ko naman alam kung ano pa yung maisog or whatever. Basta alam ko maisog matapang. So sabi ko, oo ba? O bakit hindi? And then, when I, you know, nandito na ako sa, bumalik na ako sa Canada for my vacation, si Maharlika asked me, sabi niya sa akin kung gusto ko nga na, you know, mag-start. So sabi ko, totoo pala, may, you know, parang there's something. And then I started watching all the maisog rallies in, you know, like in Paris, in sa USA, and oh, yung mga ganon. Sabi ko, pwede din namin yan gawin dito. Pero ang ano ko nga, kala ko kukunti lang tayo. Kala ko hindi tayo marami. Kasi may madami dati na, kami, we started, ano kami talaga, loyalist kami. May mga kasama akong loyalista dito. Na alam niya, matagal na kami ditong 2016 pa lang, nag-Duterte na kami. So this time, hindi lang ano eh, no, I parang ako, ayoko naman isipin na, ako, I myself, I supported Bongbong Marcos because of Sara. That's it. I was never a BBM supporter, but then when Sara said that she will not run and then parang in-endorse niya si BBM, so sabi ko kung ano sasabihin ni Sara, okay, bakit hindi, di ba? Kaya lang parang it's just sad na ilang taon pa lang nakikita mo na yung mga ano, tapos marami ka nang naririnig na hindi talaga siya yung nagpapatakbo ng gobyerno. Ang kasi ang hope lang natin sana magbago. Sana ano, kasi parang ako ang akala ko, bigyan natin pagkakataon kasi baka i-redeem nito yung pangalan ng Marcos dati. But then I was wrong. So parang sad to say, inaamin ko na budol talaga ako. So yun talaga, yung mga ibang nakikita ko dito na nagbi-BBM dati, parang nakikita kami, sinasabi namin na budol tayo. So, di ba? Sino ba dito yung mga nabudol? Proud na budol! So, proud na budol, mga kaibigan. Yan, live na naman tayo, guys. Hello. Pasensya na kayo. Nag-live po tayo dahil meron pong maisog sa Canada, Vancouver. Ito po, mga kaibigan, People's Zona po. Kasama po natin dito sa mga kaibigan si Attorney Harry Roque, Attorney Glenn Chong. Ito, mga kaibigan, ito po yung sinasabi natin, guys. Pulburon video! Aabangan nyo, mga kaibigan. Nako, eto na nga. Sample video po to, mga kaibigan. Grabe, totoo nga. Alamin po natin mamaya yan, guys, no? Habang, syempre, habang nagla-live po tayo, mga kaibigan, ito po, no? Live na live po to, guys, sa Canada. Okay? Panoorin muna natin, mga kaibigan, itong mga kababayan natin sa Canada. Like I said, we should keep praying. Magdasal tayo kasi hindi lang yung kalaban natin dito, hindi siya masamang tao. Masamang tao siya. So, kailangan pag nagdasal kayo, medyo, alam mo yun, kung pwedeng may paluhod-luhod pa kayo, isama nyo na, itodo nyo na. Kasi hindi eh, ibang klaseng nilalang to, kung nilalang nga ang tawag sa kanya. So, tatapusin ko na para hindi kayo mabore. Thank you. Maya-maya po, mga kaibigan, abangan niyo po ang video. Nako, eto na. Magandang araw po sa ating lahat. Happy Sunday po sa iyo, guys. Happy weekend po sa ating lahat. Pasensya na kayo, nag-live po tayo. No, alam natin pag Sunday po talagang rest day po natin 'yan, pero hindi po pwedeng hindi natin 'to i-live dahil ito po ay sa Canada, Vancouver, sa ating mga kababayan diyan. Dahil po, guys, may pasabog po. Nako, pulburon video. Totoo nga. Nako, kaya stay put lang po kayo, ha. Wala pong aalis. Ito po, i-play na po natin, guys. Bro.
Amin ito na lang gagawin natin. Ipapakamumatid ng mga events para ng mga speakers. No, huwag na natin ano yun. Dahil hindi naman importante yung mga ito speakers. Yung dalawa na lang ito. So, shortcut na natin. Ha? Para masaya, para mas mahaba yung time natin mamaya. Na makarin kayo ng question and answer with mo. Okay? So, okay, so our next speaker. Our next speaker is a Filipino lawyer. Alam niyo na, sabihin ko pa ba, arte-arte, di ba? Politician and a former law professor who served also as a, the presidential spokesman. Ni ano. So hindi na ko na aartin kasi babasahin ko lang din naman eh. So sabihin ko. Di tsaka kinopia ko lang din sa internet to para kunyari professional. So without further ado, I'm proud to say that swerte tayo kasi nandito yung dalawang magagaling nating abogado. So our first guest speaker is Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque. Maraming salamat, Sandra. At maraming salamat po sa inyong pagdalo. Alam ko po, Sabado ay araw ng pagpahinga at yung panahon, yung desisyon nyo na makarating dito ay napapakita na gaya namin, lahat po tayo ngayon dito ay maisog. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Para sa mga Tagalog, ang maisog ay matapang. At panahon po ngayon para maging matapang dahil napakadilim po ang nangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Kanina po, sabi ni Sandra, isa siya sa mga nabudol. Hindi lang po ako nabudol, tumakbo pa ako kasama ni Marcos Jr. Umakyat pa ako sa entablado niya na sumigaw, Marcos Duterte Unitim! Bakit ko ba ho ginawa yun? Dalawa pong kadahilanan. Unang-una, nagdesisyon yung kinikilala kong mentor sa politika na si Inday Sara Duterte na tumakbo ng vice-presidente. Hanggang huling minuto, talagang sinasabi ko sa kanya, tumakbo ka na ng presidente, all survey says, wala kang kalaban kung ikaw ang tatakbo ng presidente. Pero ang sabi naman ni Sara, at ito'y nagpapakita na hindi siya gahaman sa kapangyarihan, Harry, paano naman tayo tatakbo ng presidente? Ang tao ko lang, City Hall ng Davao. Sabi niya, hayaan mo muna magpahinog ako. Siguro naman walang masama kung ako'y magpapahinog bilang vice-presidente at magsisilbi bilang isang kalihim. Pero kung yan po ay gahaman sa kapangyarihan, ready or not ready, yan ay tumakbo ng presidente just for the sake of running. Kaya nga po, napakataas ng respeto ko kay Sara Duterte. Dahil ngayon lang po ako nakakita ng politiko na humindi na tumakbo sa presidente bagamat lahat ng surveys indicated at that time na runaway winner sana siya for president. Ang pangalawang kadahilanan, ako po anak ako ni, hindi ko anak, apo ako ni Jovito Salonga. Kami po talaga ay anti-Marcos. Ang tiyo ko, ayan, andiyan yung isang tiyo ko, pinsang buo niya, si Ray Lopez, kinulong. Nag-political asylum sa Europa, sa World Council of Churches. Okay? Ang aking lolo, dahil siya ay napakalapit ni Jovito Salonga, lahat ng mga anti-Marcos, doon sa bahay namin nagpupulong. Doon sa Paranaque, sa Bukid. Darating yan. Bukid yon, pero nandiyan ang mga kotse, lahat sila, doon sila magpupulong. Ang bahay namin sa Pasay, sa ilalim na hagdan, may taguan. Kasi doon namin tinatago yung mga wanted ni Marcos. At ang bahay namin, nasa dulo ng eskinita, so meron na kaming sistema na yung mga kapitbahay namin sa labasan pa rin, magsasabi na, nandiyan ang militar, tago na yung mga taong nagtatago. So talagang unthinkable na ang Harry Roque, na kamag-anak ni Joey Salonga, na yan po, mga Lopez po yan, mga kamag-anak ko sa Lopez, na inapin ng martial law, itatakbo kasama ang Marcos para sa Senado. Bakit po natin ginawa yun? Eh kasi naniniwala naman ako, unang-una, na kapag nabigyan ng pangalawang pagkakataon ang another Marcos,
babaguin niya at iwawasto niya ang papel ng Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas. Gaya po ni Super Ate to the President Amy Marcos, yung pong paniwala ko na dahil binigyan sila ng pangalawang pagkakataon, lilinisin naman nila ang kanilang pangalan para naman maiwasto ang kanilang lugar sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero ano pong nangyari? Abay, wala pang isang taon, naging malinaw na wala silang agenda na iwasto ang kanilang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung hindi ang kanilang agenda, ulitin muli ang kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos administration. Ano ibig sabihin ko? Di ba po, si Marcos, nung talagang it became imminent na hindi na siya pwede manatili sa presidente, ang ginawa, deklara ng martial law. Binaliwala ang saligang batas. Pinadlak ang Senado, pinadlak ang Kongreso, naglagay ng mga rubber stamp sa Supreme Court. Anong ginawa ni Marcos Jr.? Ang unang-unang inatupad, bagamat ang pangako niya, hindi niya kinakailangan ng charter change, charter change. Kunwari, People's Initiative, ginamit ang pera ng bayan para mamili ng lagda. Linilangan ang bayan na kanila pinipirmahan na ayuda, yung pala, charter change. At anong babaguhin nila? Dahil alam nila na yung susunod na magiging presidente hindi mananalo kay Inday Sara Duterte, sino ba yan kung hindi si Tambaluslos dahil masyado pang bata si anak na congressman? Ang dami lang babaguhin, unang-una, sistema ng gobyerno. Bubuwagin ng presidente, papalitan ng parliament. Dahil sa parliament, yung speaker ang magiging prime minister. Paano nila gagawin yan? Isa lang ang kanilang amendahan sa saligang batas. Yung provision na kapag kongreso ang magiging constituent assembly para mag-propose ng mga pagbabago sa saligang batas, ang butuhan ay sa bayan, hindi hiwalay. So anong laban ng 24 ng senador sa 330 na congressman? Siyempre, mawawalan ng boses ang Senado. Kaya nga po, ang pangalawang gagawin nila bukod sa Prime Minister ay buwagin ng Senado para lahat mukhang congressman dahil mga congressmen, napakadaling bilhin. Bigyan mo lang yan ng pera, go, go, go na sila. Inulit ang kasaysayan. Pangalawa, mantakin ninyo, gaya ng ama niya, zero tolerance to critics. Anong ginawa doon sa dalawa kong kasama sa SMNI, si Lorraine Badoy at saka si Eric? Nagtatanong lang naman, totoo ba na bilyones ang ginastos ni Tambaluslos para sa kanyang pagbabiyahe? Dahil po doon, ikinulong. Di ba ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr.? At hindi pa natapos dyan. Yung SMNI mismo na kaisa-isang telebisyon na pumanig kay Marcos, na pinagkatiwalaan ni Marcos nung nagkaroon ng debate, tinanggalan pa ng prangkisa. At siyempre, dahil banta ang Sara Duterte sa kanilang plano na Marcos Forever Part 2, tinanggalan ang budget at siniraan ang pagkatao ng Sara Duterte. Nasaan ang pagbabago, paglilinis ng pangalang Marcos? Inuulit nila ang kasaysayan. Wala pang isang taon, anong nakita natin? Balik din ang crony system ng Marcos Sr. Napatunayan po ito dun sa mga sugar order para pag-angkat ng mga imported na mga asukal na kinamamatay ng mga magsasaka ng asukal sa Negros. Imantakin nyo, tatlong kumpanya malapit sa kanilang mag-asawa, sila ang nag-propose na kinakailangan mag-angkat ng asukal, sila rin ang pinag-angkat. Nauna pa yung order na mag-angkat sila kesa yung sa sugar order. Kasi yung National Sugar Commission, dapat meron munang sugar order bago mag-angkat. Nauna muna yung authorization to import bago pa lumabas ang sugar order. Balik ang crony capitalism. At pagdating sa smuggling, anong sabi ni Montulpo? Dahilan kung bakit siya natanggal doon sa aking periodiko kung saan ako ngayon nagsusulat. Philippine Star.
Abay, ang sabi ni Montulfo, nasa likod ng agricultural smuggling, dahilan kung bakit naging 800 pesos kada kilo ang sibuyas, ay walang iba kung hindi ang First Lady at ang kanyang kapatid na Martin. Sabi ni Montulfo. Pero ang punto, kay totoo kay hindi, pinatanggal si Montulfo sa Philippine Star. Naulit na naman ang kasaysayan. Bukod pa dyan, ano pang nangyayari? Transparency. Itong mga dahilan nito, yung tangka nilang pagbago sa saligang batas para sila ay manatiling nakaluklok sa pwesto, itong dahilan kung bakit nasimulan ang maisog. Dahil hindi naman po pwede na uulitin na naman ng panibagong Marcos ang madilim na kasaysayan sa ilalim ng Marcos Jr. Pero sa sinimulan namin na maisog na anti-charter change, anti-people's initiative na ang katotohanan, yan ay politician's initiative, dahil mga congressman naman ang talagang nagkalap ng mga lagda, kinakailangan din itaguyod yung transparency sa gobyerno. Bakit kinakailangan ng transparency? Kasi ang transparency po, nakasaad ngayon yan sa saligang batas ng 1987. Yung karapatan ng mga mamamayan na makakalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Lumabas po ang PIDEA leaks na nagsasabi na meron pong ebidensya ng presidente natin ngayon ay suminghot ng pulburon. Tinanong siya, totoo ba ho na nung minsan ay kayo suminghot ng pulburon? Ang kasagutan niya, I will not even dignify that with an answer. Matapos na magkaroon ng authentication ng PIDEA leaks dahil tumayo sa Kongreso si Agent Morales, tinanong siya muli, anong sagot niya? Ha, ha, ha. Katatawan ba yun? Yung tanong kung siya ay drug addict? Kung siya ay ordinaryong mamamayan, wala akong pakialam kung siya ay drug addict. Pero dahil siya ay presidente, ang dapat nating malaman, itong cocaine, ang pulburon, nakaka-impluensya ba yan sa iyong desisyon na makipaggera ngayon sa China, ang pangalawang pinakamalakas na bansa sa daigdig? Yung paggamit ng pulburon na nagiging dahilan para sa anxiety attack, sa panic attack, yan bang dahilan kung bakit kinaladkad mo ang Pilipinas ngayon sa gera na wala naman tayong interes? Anong interest natin makipag-gera sa China? Ang China ang number one trading partner ng Pilipinas. Ang China, nung panahon ni Duterte, ang number one na namumuhunan sa Pilipinas. Ang China, nung panahon ni Duterte, number two sa pagdating ng mga turista. Anong dahilan natin para makipag-away dun sa number one trading partner natin? Bakit ang Estados Unidos, number one, nakakompetensya ng China? Nag-uusap palagi ang mga presidente at ang mga gabinete. Bakit si Marcos Jr. ayaw makipag-usap? Yan ba'y epekto ng pulburon? Yes! Kailangan sumagot siya ng tama, lalong-lalo na mukhang mailalabas na ang pulburon video. Yes! Ano pa bang sinasabi natin? Gusto niyo ba sa Vancouver ang world premiere ng pulburong video? Yes! Nako, ipapalabas na world premiere! Parang palabas lang sa sine to, ah. Humanda na kayo! Nako, delikado na talaga dito si Kuting, mga kaibigan. Ipapalabas na po, mga kaibigan. Ano ngayon ang kasagutan niya pag nakita na niya ang pulburong video? Ha, ha, ha! Big fake yan! Well, Marcos Jr., meron pong authentication ang pulburong video, hindi AI, at ikaw talaga yan sa video na yan. Papayag pa kayo ng presidente ng Pilipinas? Bangag! Yeah!
Abayan pa kayo ng presidente ng Pilipinas, Adik! Ano na lang mangyayari sa reputasyon ng Pilipino sa buong mundo? Maglalakad kayo sa Vancouver. Oh, you're from the Philippines. You're President Coke Addict. Ang sagot nyo, no. He is Addictus Benedictus. Yan pong ibig sabihin ng transparency. Ano ang relasyon sa iyong estado ng pag-iisip sa mga desisyon mo para kaladkarin sa gera ang Pilipinas? Ano ang relasyon sa estado ng pag-iisip mo sa katotohanan ng pagkagutom ngayon, pinakamatindi sa kasaysayan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Jr.? Ano ang relasyon ng iyong estado ng pag-iisip sa katotohanan na ang piso ngayon pinakabagsak sa lahat ng currency sa buong daigdig at nandito ang economist na Dr. Bato na siya po magpapatunay na yan po ang nangyayari? Yes, palakpakan mga kaibigan, Attorney Haderoque! Sana tumakbo po, Senator! Senator Haderoque! Bagay na bagay talaga sa kanya, magiging senador eh, no? Ano guys, gusto nyo ba mga kaibigan, maging senador po itong si Attorney Haderoque? Ayun o, bagay na bagay sa kanya. Kailangan natin siya, guys! Mamaya siguro, bago mag-open forum, huwag nyo akong pakinggan pagdating sa economics, pero kinakailangan pakinggan natin si Dr. Bato pagbibigay siya ng State of the Economy Address. Yes! Ano ang relasyon sa kanyang estado ng pag-iisip doon sa sinabi ng Moody's Credit Rating Agency na sa ilalim ni Duterte, we were the darling economy of Asia. At sa ilalim ni Marcos, we are the worst underperforming economy in Asia. Anong relasyon sa kanyang estado ng pag-iisip sa katotohanan na sulat sa ere at sa tubig ang pangako na 20 pesos kada kilo na bigas? Ngayon po, ang 20 pesos na bigas, isang supot ng ice candy na lamang. Ano ang relasyon ng kanyang estado ng pag-iisip na ang Pilipino nagsabi 76% hindi sila kumbinsado na ginagawa ng tama ang gobyerno para pababain ang presyo ng mga bilihin? Sa katunayan, sang-ayon sa pinaka-latest na survey, 4% lang ang nagsabi na satisfied sila sa ginagawa ng gobyerno para pababain ang presyo ng mga bilihin. Hindi po totoo ha, at si Dr. Bato ang aking teacher dyan, na walang magagawa sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang sabi po ni Dr. Bato, supply-driven ang ating inflation dahil hindi natin sinusuportahan ang ating mga magsasaka na siyang pinakamalaking contributor sa ating ekonomiya. Ang kinakailangan natin mga magsasaka, subsidiya para sa mga bagong binhi, hybrid varieties na mas maraming mga ani, kahit ano pang panahon, pataba, insecticide, mga traktor, at hindi po importation na dahilan na lalong kinamamatay na ating mga magsasaka. Ano naman po ibig sabihin ng accountability? Alam nyo, sa katotohanan lang, kaming mga anti-Marcos sa sumunod mula, nagsisisi kasi hindi natin naparusahan ang Marcos Senior. Sa Amerika ngayon, meron silang $2 billion judgment dahil sa human rights violations. Pero ni isa sa kanilang pamilya, walang nakulong. Kaya tuloy, walang accountability, kaya nauulit ang ating kasaysayan muli. Kinakailangan ngayon, kung totoo na ang first family nasa likod ng agricultural smuggling na kinamamatay ng mga magsasaka natin, dapat parusahan ikulong. Yung mga korupsyon na nangyayari ngayon sa gobyerno, lalong-lalo na yung korupsyon sa PhilHealth. Alam nyo, masakit sa loob po yung PhilHealth na yan. Dahil nung ako po'y binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na maging congressman, tayo po nagsulong ng universal health care na patent po yan after the National Health Service of the UK. Nakapareho rin dito sa Canada.
ang layunin, hindi dapat ang mahirap na mamatay dahil lamang sa kahirapan. Sagot ng gobyerno ang kalusugan. Yan din po ninanais natin sa Pilipinas. Batas na po yan. Anong ginawa nila? 90 billion ipinalik sa gobyerno para mapunta sa korupsyon, para sa Maharlika Fund, hindi para sa mga benepisyo ng mga may sakit sa Pilipinas. O di naman kaya pababain ang premiums. Nandiyan ang batas, hindi pa sinunod. Yan po ang ibig sabihin ng accountability, yung mga lumalapa sa pondo na nakalaan para sa mga mahirap na mga Pilipino, dapat ipakulong. Ang mga smugglers, dapat ipakulong. Ang mga namumurapot ng ayuda, mahirap na nga, binabawasan pa, dapat ipakulong. Ang mga Adictus Benedictus, dapat ipakulong. Ano naman ang ibig sabihin natin dito sa TAPS na pagkatapos ng transparency, accountability, peace and security? Sino ba naman ang tututol sa kapayapaan? Sinong ayaw sa kapayapaan? Kaya nga, nananawagan tayo, no to war, yes to peace. Dahil alam natin na nung pangalawang pandaigdigan digmaan, ang Maynila, ang second most destroyed city, second only to Warsaw. Bakit papayag na naman tayo na magkakaroon ng digmaan? Wala namang interes ang Pilipino, mawawasak na naman ang sambayan ng Pilipino. Pero yung tinatawag na peace and security, yan po ay dahil, bagamat sinasabi ni Marcos Jr., na napulpos na ang teroristang CPPA-NPA na ngayon po ay nasa labas, nagpipikit. Terorista kayo! Ang sabi nila, napulpos na yung mga teroristang yan. Bakit ka makikipag-usap ng kapayapaan?